Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Listahanan 3, priority na may pasok sa 4Ps, at mga bagong potential beneficiaries, asahan ngayong taon. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Ma'am, na-mention dito sa slides na yung mga bagong beneficiaryo na kukunin nyo ay from the waitlisted. Pwede pa kay-explain, pa-expound na lang ma'am kung saan waitlisted yung tinutukoy po dito. Ibig sabihin po ba hindi ganun kadali talaga na porket, kumbaga mahirap ka, pasok ka na agad na new member ng 4Ps pagdating ng September? Okay. So, mayroon kaming, nalalanyo, mayroon nilaunch ang listahanan 3 na mga new poor. Ibig sabihin, mga bagong mahihirap. So, sila po yung sinasabi nating waitlisted. In case po, di ba, sa September, di ba, may sinasabi tayong mag-i-exit, sila po yung automatic na papalit. Kasi pag, pag sinabi nating waitlisted, number one, vinalidate na po sila sa community. Ibig sabihin, tiningnan na po, mayroon na silang mga birth certificates, yung mga requirements, mayroon na po silang school requirements na to ensure na naka-enroll yung bata, yung mga ganun. Ibig sabihin, pumasok na po sila sa criteria. So they're just waiting. Ang nangyari po kasi, supposedly, papasok sana sila ng 2023, kaya lang, dahil nga nag-reactivate tayo, ibig sabihin, nagbalik tayong mga dati na non-poor at na naging subsistence or survival, kaya hindi sila kaagad nakapasok. So by September, we are sure, dahil na talagang naubos, halos maubos na po yung mga dati eh. So by September, we are sure na sila na po yung waitlisted na sinasabi natin. And ilan ba ma'am sa ngayon yung nasa waitlisted natin? Mga 190,000 yung yung ating data na naghihintay po. At saka may potential pa rin, no? May malaki pa rin, more than the waitlisted. Mayroon ta rin tayong tinitingnan na potential beneficiaries ng listahanan ng mga bagong mahihirap. Pero ito po ay mag-a-undergo pa ng mga community assembly. So, ibig ko lang sabihin, hindi tayo mauubusan. Hindi po tayo mauubusan. Kahit hanggang, actually, ang target na hanggang 2025, mayroon tayong, kumbaga, potential beneficiaries na pwedeng makapasok sa programa. Director Gemma, Fixumintaknet 25. Clarification lang. So, yung listahan kung saan manggagaling yung mga nasa waitlisted natin, purely nasa listahanan. Yes po. So, can you tell us now, yung average ng gumagraduate sa 4Ps program natin para makapasok naman yung nasa waitlisted natin? Okay. So, actually, mas mababa talaga yung, ibig sabihin, hindi talaga siya ganun kalaki yung talagang nagra-graduate. Kasi nga, tinitingnan din natin yung kanilang, yung kakayahan to really, Kumbaga, ang batas kasi mayroon siyang timeline, 7 years. 7 years for the beneficiaries to stay in the program. So, ito po yung tinitingnan natin na within 7 years talagang mabigyan lahat ng kanilang intervention. So, unless, sabi nga, dahil ngayon, gagamitin natin ang social welfare and development indicators na yearly na po siya gagawin, baka mas ngayon mabilis. Kasi dati po, ang isang basihan para mag-exit ang isang beneficiary, yung National Household Targeting System. At ginagawa lang po yan every 3 years. So, ibig sabihin, talagang ang tagal, no? Bago magkaroon ng bagong beneficiary. So, ngayon, dahil mayroon tayong pagbabago sa palisiya, we will see na talagang kailangan lang ngayon i-strengthen yung partnership with DOLE, TESDA. Kasi yun ang yun ang medyo pag hindi natin mahanapan ng sasalo na programa
mahirap po siyang pa-exitin kaagad dahil baka ganun din mag-slide, slide back. Sayang naman yung in-invest natin ng ano. Okay. So kayo mababa. I can say it's for the last 10 years 200,000 lang po sa 4.6 million na tinutulungan natin. So ngayon lang, last year lang ulit using the Swedi, 1,000 pa lang since the program started. Reactivation ngayong taon, possible. Batch 3 ng natag na Nunpur, pwedeng maibalik. Last 2023, nagkaroon tayo ng kaso ng anong term nga? Reintegrated or reactivation ng mga porpoise beneficiaries. So, what about this year, 2024? Posible bang maulit na mayroon mga ma-reintegrate? Reactivate na mga porpoise beneficiaries. Okay. Actually, mayroon pa tayong natitirang batches eh. Na apat na batches ito eh. Yung ating i-reactivate. Sa ngayon, mayroon tayong isang batch. Itong nireport ko kanina, batch 1 and 2 yun. So, mayroon tayong darating pa na re-reactivate na around 30,000. And then, may pang-apat na batch pa po, pero hinihintay lang namin ang results ng listahanan, yung second round assessment. Kasi lahat ng re-reactivate dapat manggagaling sa survey ng listahanan. So, mayroon pa po. The question is, mayroon pa po. Swedi, gagamitin na taon-taon para alamin kung sino ang mananatili at mag-e-exit sa four-piece. Last 2023, nagkaroon tayo ng kaso ng anong term nga? Reintegrated or reactivation ng mga porpoise beneficiaries. So, what about this year, 2024? Posible bang maulit na mayroon mga ma-reintegrate? Reactivate na mga porpoise beneficiaries. Okay. Actually, mayroon pa tayong natitirang batches eh. Na apat na batches ito eh. Yung ating i-reactivate. Sa ngayon, mayroon tayong isang batch. Itong nireport ko kanina, batch 1 and 2 yun. So, mayroon tayong darating pa na re-reactivate na around 30,000. And then, may pang-apat na batch pa po, pero hinihintay lang namin ang results ng listahanan, yung second round assessment. Kasi lahat ng re-reactivate dapat manggagaling sa survey ng listahanan. So, mayroon pa po. The question is, mayroon pa po. Hopefully, you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next blessings to come in the next one. God bless you.